Okay guys, welcome back to our channel. Panibagong video tayo about sa kung ano ang function ng ating oxygen sensor. Pasan natin itong alternator. Okay guys, welcome back to our channel. Rescue na naman tayo. Ngayon, ang function ng oxygen sensor sa ating sasakyan or makina ay napakalaga. Kasi kung wala nito, mas polluted ang ating environment or ang ating mundo. Na kung saan, syempre, mas numinipis yung ating ozone layer kapag kami mga air pollution. Katulad, kunyari, nagsunog tayo ng gulong, merong air pollution yan, yung usok. May possible na merong carbon monoxide, carbon dioxide, or nitrous oxide, or nitrogen oxide. Yun yung mga air pollution na nakakasama sa ating ozone layer, sa ating environment. Ngayon, itong oxygen sensor na tayo ay napakahalaga sa isang sasakyan para makalculate yung ating oxygen level. Ngayon, para makalculate ito, syempre kailangan natin ng isang sasakyan, oxygen sensor, and then parts ng ibang makina. Na kung saan, itong si oxygen sensor na ito, nagsisend ng signal dito sa ECU. Ngayon, si ECU, siya yung magko-command sa iba't ibang sensor at iba't ibang device na nakakabit sa ating engine. Kung saan, yung buga and air ng pumapasok sa ating makina is kinokontrol niya. True resistance, syempre, heat, and true resistance, nagsisend si oxygen sensor doon kay ECU para mag-command doon sa ibang parts ng ating makina. Ngayon, syempre, magtataka tayo kung saan to nakalocate. Ito, oxygen sensor na to, usually, nakalocate siya sa exhaust side. Ibig sabihin, sa tambucho or sa exhaust manifold na part papunta doon sa exhaust pipe. Ngayon, mga lumalabas ngayon sa sasakyan, mayroong dalawang oxygen sensor. Isang oxygen sensor bago sumapit ng catalytic converter. And then, after nun, ngayon guys, kung makikita nyo, meron tayong simple diagram dito ng oxygen sensor. Kung saan ba siya nagbabato ng signal para magkaroon tayo ng magandang fuel efficiency at magandang emission. Ngayon, kung makikita nyo dito, ito yung exhaust manifold. Yan, exhaust manifold. Ito yung exhaust manifold. Ito yung mga unburned gases, yung may mga araw na yun. Diyan dumadalo yung exhaust or yung ating mga unburned gases. Ngayon, ito yung ating oxygen sensor number 1. Ito, yan. Yung may araw na yan dito. Ngayon, ito nagbibigay ng signal papunta dito sa ECU. After niya magbigay ng ano, siya magka-calculate kung ano yung dapat ibigay din ng ibang sensor natin. Ngayon, after dumalo dito sa oxygen sensor number 1, dalo siya dito. Ito yung catalytic natin, yung catalytic converter. Ito yung ating catalytic. Itong catalytic converter, isang device din yan or isang part ng ating sasakyan na kung saan nagsasala din ng air pollution. May mga pellets yan dyan sa loob. Ayan.
Ngayon, after dumaan dyan sa catalytic converter, makikita natin dito itong oxygen sensor number 2. Yan, oxygen sensor number 2. Ngayon, nagsisense din niya ng ating oxygen level after ng catalytic. Yan, makikita niya after ng catalytic. Ito kasi, bago sumapit ng catalytic, yung oxygen sensor number 1, ito oxygen sa sisig. Oxygen sensor number 1 at oxygen sensor number 2. Yan. Then, after nun, dito na lalabas na siya sa muffler. Itong ating oxygen sensor number 2, magbibigay din ng signal yan. Batuhan sila ng signal. Itong oxygen sensor number 1 at sensor number 2. Ito yung ating muffler. Yan, dadali na yun dito hanggang lumabas na yung burn gases. Ngayon, mas magiging maganda ang ating lumalabas na burn gases kung mas ma-minimize yung air pollution. Yan, dito sa ating muffler, sa ating catalytic. Ito yung ating catalytic, may mga pellets dyan. Sinasala niya yung mga burn gases. Then si oxygen sensor number 1, siya yung responsibility din sa pagsisense ng oxygen level. Pati oxygen sensor number 2. Before and after. Para mas maging fuel efficient, then mas maganda yung sunog ng ating combustion. Yan, ito yung upstream. Ito yung common term kapag ka nagtutroubleshoot tayo. Yan, downstream, ito yung lower part. Yan, yung makalampas ng muffler. Ito yung sensor number 2. Ito yung sensor number 1. Yan yung common term kapag ka magtutroubleshoot. Ngayon, paano natin matroubleshoot kung may problema kay oxygen sensor? Ngayon, di ba yan si ECU, siya ang responsable sa pagkocompute ng iba't ibang value ng ating mga sensor. Ngayon, pag iniscan natin, makikita natin yung reading ng ating oxygen sensor number 1 at oxygen sensor number 2. Ngayon, sa normal volt, normal output voltage reading dapat, pag iniscan natin siya, ganito. Fluctuating siya sa 0.1 volt to 1.0 volt. Yun yung dapat normal reading or in between siya dyan sa 0.1 and 1.0. Let's say is 0.45 volts. Ibig sabihin, nasa tamang sunog ang ating air-fuel mixture. Pero kung medyo tumataas doon, nagkakaroon tayo ng rich mixture. Kaya dapat, ang ating voltage reading sa oxygen sensor natin is between 0.1 to 1.0 volt. Ngayon, next, dito naman sa abnormal output voltage reading. Dito naman natin malalaman kung nag-abnormal ang oxygen sensor system. Ngayon, kapag ka 0 volt siya, ibig sabihin walang reading. Possible sira si oxygen sensor. Possible sira si oxygen sensor. Or may putol sa wiring ng oxygen sensor. Kunyari ito ay naputol. Magiging 0 ang ating reading. Or possible din naman, lastly is baka naman sira ang ating ECU. Kasi may mga na-encounter din tayo na gano'n ang problem. Kung more than 1.0 volt naman, ibig sabihin, nagbibigay siya ng voltage, pero may problema. Possible din dyan mag-check engine tayo or magbigay ng fault code. Ngayon, bakit aabot siya ng more than 1.0 volt? Baka naman, kasi sobrang init naman, nagkakaroon tayo ng overheating dito sa ating engine, o yung air fuel mixture is wala sa tama na. Baka naman yung air natin kulang, or si fuel naman natin is
malakas ang buga. Yun yung mga possible na kailangan natin check kapag ka magta-troubleshoot tayo ng ating oxygen sensor. Ngayon, na-explain ko sa inyo kung saan ba nakalocate yung ating oxygen sensor at kung paano i-troubleshoot siya. Makikita naman natin kung ang voltage reading is wala sa normal, may possible may problema sa system. Possible electrical problem, ECU problem, or yung mismong oxygen sensor natin. Salamat sa panonood, guys. Panibagong vlog na naman tayo. At sana may natutunan kayo sa ating tutorial vlog about sa oxygen sensor. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe sa ating channel. And kung di pa kayo nakapag-follow sa ating Facebook page, please follow na rin para magkaroon tayo ng mga updates sa susunod nating mga video. Okay, salamat!